nung sa hamon ng buhay dito sa ibang bansa. Yung mga sinasabi nilang first-timer domestic helper. Hi guys! And welcome back to my YouTube channel. And this is Ruby TV official channel. Bago natin simulan ng ating usapin sa araw na ito guys, kung kayo po ay nagbabalak na gumawa ng YouTube channel name or YouTube channel account, kailangan po guys is mag-isip na kayo, no? Mag-isip na kayo ng mga pangalan. So hanggat maaari guys is iksian nyo lang ang inyong mga pangalan, yung searchable or madaling mahanap at madaling maintindihan at madali rin siyang maalala at maisipan ng mga ating mga friendship or mga kakilala na gusto tayong i-subscribe, no? So hanggat maaari guys, wag po tayong maglalagay ng mga underscore, yung mga numbers after sa ating mga pangalan. At ayun ang pangalan ng ating YouTube channel account is maiksi lang siya. Marami po akong kapareha. Kaya ang ginagawa ko, dapat sana is Ruby TV official, pero hindi siya searchable. Ginawa ko na rin siyang Ruby TV, pero marami siyang kapareha at hindi lumabas yung aking pangalan at madali siyang ma-search. So kung kayo po ba ay bagahan sa aking YouTube channel, ayan, paki-subscribe na po at huwag kalimutang kalimbangin ang ating bell button para po kayo updated sa aking susunod na mga video. Seven years na, so marami na po akong karanasan, marami po akong nasaksihan patungkol lang naman sa trabaho. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ako nagtagal dito sa aking iisang employer. So ayan, assalamualaikum nga pala sa ating mga kapatid na Muslim. And stay safe mga kapatid. Ayan. So meron po tayong 10 kautusan. 10 mga basic tips or mga tricks kung paano po tayo sasalang sa unang araw ng ating trabaho dito sa ating mga amo. So ayan guys, sana po ay masundan nyo ang aking video na to at sana po ay tapusin nyo ang video na to. Kung kayo po interesado, malaman nyo kung ano ang maishishare ko sa inyo, lalo na sa ating mga kaibigan at mga kababayan na gustong mag-abroad, lalo na sa kanila na first timer pa lang sila. So tara, simulan natin. Meron pa akong lapel mic. So ang nangyari kasi guys, nakailang beses na akong magsalang. Yung pala guys, hindi siya nare-record kung kailan tapos na yung aking video na umaabot na halos 15 minuto. Pag play ko ng video ko, walang boses, naka-mute. Kasi guys, itong aking boya mic, lapel mic, is hindi pala siya naka-on. So napigisit ako. Kaya hayaan nyo lang siya na dalawa yung aking microphone dyan. So ganun talaga. Itong video na to, ituturo ko sa mga first timer na domestic helper na medyo nag-alanganin pa sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga oras, kung paano nila gagawin ang kanilang trabaho na mas mabilis. No, ito po yung meron po tayo mga 10 paraan, no? Mga 10 kautusan at paraan at mga tricks, no? Una sa lahat, pagising mo sa umaga, alamin mo ang trabaho mo, no? Alamin mo kung paano, kung ano ang unang dadamputin mo sa pagising mo sa umaga. Siyempre, i-fix mo yung sarili mo, maliligo ka. Ayan. So, alam mo na kung ano ang una mong dadamputin pag ikaw ay magsimula ng magtrabaho sa unang salang ng iyong araw, no? So, pangalawa, ito guys ang patindi. Mga first timer dyan. Oo nga, nagtitisda nga tayo, pero hindi naman lahat na itinuturo sa tisda ay lalabas dito pagdating natin sa bahay ng ating mga amo, no? So ang gagawin natin guys is dito, magdala tayo ng sarili nating dictionary. So ayan,
Nakikita nyo guys, hindi lahat po ng mga amo dito ay marunong silang mag-English. At hindi rin kung meron man, hindi rin ganun sila ka-fluent, no? So, kailangan para silang ano guys, para silang, karamihan kasi dito guys, pag sila ay mag-i-English, para silang ano, telegrama, no? Para sa telegrama. So, kailangan meron ka dito guys. Matik ba? Matik. O, ganun. So, sunod. Yun nga, alamin ang party ng iyong trabaho. Pangalawa, kailangan matalas ang pandinig. Ayan. Yun pala ang pangatlo, pantalas na pandinig. Ayan. Bakit kanyo? Kailangan, huwag kang tatanga-tanga. O, diba? O, hindi ko naman sinabing perfecto ako, pero minsan kasi meron din tayong mga katangahan. So, ayan. Kailangan matalas yung pandinig, no? Ayan, huwag magpabingi-bingi dahil magagalit si madam. Ganon. So, kailangan presence of mind. Kailangan buhay na buhay lagi yung pandinig mo at pang-iisip mo. Ganon. So, ayan. Pang-apat. Kailangan mahaba po ang ating pasensya. At hindi po natin maiwasan na tayo mapagalitan dahil natural, sinasahuran tayo, sinagalitan tayo dahil nagkamali tayo. Maliban na lang kung tayo ay sinasaktan. So, ibang usapan na po yon. So, ganon. Kailangan intindihin ang utos. Ayan. Kailangan intindihin ang utos, guys. Kasi, kung hindi nyo naiintindihan, pwede kayong magtanong. Huwag kayong matatakot at huwag kayong oo lang ng oo. Hindi nyo pala naiintindihan. So, dyan magsisimula ang paggalit ni Modra. No? Ayan. So, huwag kayong matakot magtanong. At huwag kayong pa-cute-cute sa tabi. No? Ganyan, huwag mahiya. Huwag mahiya na magtanong. Ayan. So, pang-anim. Kailangan direkto na point ka, guys, na magsalita. Ayan. Kung may kailangan ka sa amo mo, kailangan mo siyang sabihin. Kailangan mong sabihin diretso na, madam, meron akong kailangan, ganito, ganyan. Madam, pautang nga. Ganyan. O, diba, ganyan. So, ganyan ako. So, ayan, madam, masakit yung ngipin ko, masakit yung ulo ko, masakit yung bulsa ko, madam. Ayan. So, magsabi ka ng diretso. Huwag kang magpapakyut-pakyut. Dahil malay ba ni madam na ikaw ay may sakit na, na nandun ka pala sa sulok, mamatay-matay ka na, hindi ka lang magsalita. So, hindi po yan pwede sa abroad. Kailangan meron kang lakas na loob, makipagharap sa amo mo, magsalita ka, magsabi ka, magkwento ka hanggat maari, ganon. O di ba? So pang pito, ayan. Huwag bagalan ang trabaho kung alam mo naman mabilis pa lang matapos, di ba? Bakit kanyo guys? Kasi kung babagalan mo ang trabaho, mas lalo kang napapagod, no? Ako kasi, di baling sasabihin ni madam, ba't ang bilis mong natatapos? Natural. Dahil, para may panahon pa ako sa sarili ko at may panahon pa ako magdot-dot. Ganon. O di ba? Alam mo naman yung trabaho mo, mabilis lang tapusin. Bakit mo kailangan bagalan? So, bilisan mo para makapagpahinga ka na. Makapagpahinga na yung katawang lupa mo. So, di ba? Ganon. Sumiras ka tayong magdot-dot. O di ba? Habang wala pang ibang utos. So, meron kasi mga ibang amo, guys, na hindi pa tapos yung utos mo, ayun, nag-uutos na naman. O, diba? Ganon. So, para tayong robot. So, ganon talaga, guys. O, diba? Mahabaan ang pasensya. Trabaho ang pinunta natin at kailangan natin ng pera, diba? Ganon. So, pang walo. Ayan. I-update ang amo sa mga kulang sa palaman ng ref, no? O kaya may mga sirang bagay sa loob ng bahay, kailangan mong isabi sa amo. Huwag kang matakot, huwag kang mahihiyang magsalita. Madam, sir, nasisira po yung ating plancha, nasisira po yung ating washing machine, at kailangan po nating bumili, ma'am, madam, sir, wala pong ganito, wala pong laman ng ating ref, ganito, ganyan, bla bla bla. Isusulat mo, ililista mo, bibigay mo sa kanila. So, update po yon. Ganun po yung ating obligasyon bilang katulong. O, diba? Hindi naman ako galit. Nagpapaliwanag lang, besh. O, diba? Siyam. Pang siyam. Ayan.
ito guys, ito talaga ang pinaka importante sa ating lahat ng mga OFW, saan mang sulok tayo ng earth, kung saan anumang klaseng trabaho na meron tayo guys. Ayan, pag oras ng pasukan guys, huwag kalimutan na kumain. Huwag na huwag hayaan ang sarili na magutom. Dahil once na magutom ka, blanco ang isip mo, kasi blanco ang bituka mo. O diba? Once may laman yung tiyan mo, tibang isip mo. Ganun po yon. Ganun po yung sinasabi ng amo ko. Ganun po yung naririnig niya. Bakit kanyo? Sabi niya, bakit hindi mo naintindihan ang sinasabi ko? Gutom ka ba? O, diba? So, kailangan guys, huwag nating pahayaan ang ating sarili na magutom. So, kung mayroon tayong, nagkaroon tayo ng amo na medyo stricto, ay, alam mo ang oras ng gising nila. So, unahan mo sila ng gising. Natural. Patulong tayo. Basta para pagising nila, malinis na yung bahay. So, ang gagawin mo guys is, magsukbit ka ng pagkain sa bulsa mo. Balutin mo ng tissue. Kung maglinis ka sa CR na hindi maiwasan na nagising na si amo at nauna pang nagising sa'yo, hindi, at least meron kang baon sa bulsa mo. Maglinis ka ng CR, doon ka pasimpleng sumusubo. O diba? Paglabas mo, pagkatapos mo, kunyari bisibisihan ka, nabitbit ka na ng, nagundagaga ka na sa bitbit ng mga basura, at least may naman yung bituka mo kahit papano. O diba? Ganon. Pero kung hindi maiwasan guys na nandyan talaga si amo at nakalimutan mo ang pagsukbit ng pagkain o biskwit o tinapay sa bulsa mo, pwede mong sabihin kay amo, sir, madam, excuse muna ha, kasi column nature, ganon. O diba? Parang pa-joke na totoo ba? O ganon. Sir, madam, anong problema? Sakit kasi yung ano ko, column nature. Ganon. Pero ang totoo niyan, lalamon ka doon, lalantak ka doon sa ano, patago, ganyan, ganyan. O diba, ganon yun. Matik ba? O, huwag hayaan ang sariling magutom. Ayan. Ano, pangsampo. Ayan ang pangsampo, no? So, ano pa ba ang pangsampo? Ayan. So, ayan ang pangsampo, guys. Kailangan may pahinga tayo sa ating sarili. No? Yun na nga ang sinasabi ko sa una hanggang sa pang-walo, pang-syam. Na huwag hayaan nating magutom ang ating sarili, ang ating bituka. Dahil pag walang laman ng bituka, walang laman ng ating utak. Pag wala ng laman ng ating utak, syempre gutom tayo. O diba? Ganon. So, kailangan guys, presence of mind. Ayan, kailangan alam mo kung paano mo i-manage yung oras mo, paano mo siya hatiin, paano mo siya sabay-sabayin. Ako kasi guys, pinagsasabay-sabay ko yung mga trabaho ko, kaya sabay-sabay din matatapos. Kasi binilisan ko kasi para matapos agad at ako ay makapagdut-dut na ganon. O diba? So kailangan natin ng pahinga sa ating sarili, katawan nating lupa guys. Iisa lang to, dala-dala natin, ito yung ating puhunan ng ating health. So, ayan lang po guys, ang aking maishishare sa inyo. At sana po ay nakatulong po ito sa ating mga friendship. Alright, alright, alright. Okay, okay.